Welcome po sa kauna-unahan po nating pag-aaral dito po sa Ang Berbo. Bitiin po namin na kayo po ay aming paglingkuran sa ikatatamo ng kaligtasan. Makakasama po natin minsan pang ating kapatid na si kapatid na Jerome Ramos. Minabati ko po kayo kapatid na Elmer at gayon din po ang ating pong mga taga-subaybay sa mga oras pong ito. Amin pong minimithi na kayo po ay mapaglingkuran at higit po sa lahat ay maipaglilingkod po namin sa inyo ang isa pong katotohanan. At maraming salamat kapatid na Elmer sa iyong napakagandang tanong. Marahil ganun din po ang tanong ng ating pong taga-subaybay at nanonood ng programang Ang Verbo. Ang programa pong ito ay tinawag po namin Ang Verbo sapagkat ito po ay tatalakay sa ating Panginoong Hesukristo at higit po sa lahat ang kanyang mga katuruan na mag-aakay po sa atin tungo sa kaligtasan at mag-aakay tungo sa pagkilala sa kanya kung bakit po Ang Verbo ang ating pong napiling pamagat ng ating pong programa. Maraming salamat kapatid na Jerome sa isang napakalinaw na sagot sa aking katanungan. Kapatid na Jerome, ano po yung ibig sabihin ng Ang Verbo at saan po ito nanggaling? Marahil ay ganyan din po kapatid na Elmer ang tanong din ng ating pong mga taga-subaybay sa mga oras po ito at ating pong mga kaibigan. Ang salitang verbo po ay ito po ay galing sa isang banyagang salita. Sa original pong Grego, ito po ay logos. Samantala, hindi po natin tatalakayin mabuti ang tungkol po sa salitang logos sapagkat ito po ay tatalakayin natin sa susunod pong mga pag-aaral na ating pong isasagawa. Samantala, sa iba pong katawagan o sa iba pong salin, ang salitang verbo po ay tinatawag pong salita. Kapatid na Jerome, meron po ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang salitang berbo? Meron kapatid na Elmer at gayon din po sa ating pong mga taga-subaybay. Ganito po ang pahayag, basahin po natin dito po sa aklat ng Juan 1:1 ay ganito po ang tinatalakay. Juan 1:1. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Sangayon po sa ating pong binasa, kapatid na Elmer, at sa ating pong mga taga-subaybay, ang tinatawag po ay verbo o nabanggit po sa banal na kasulatan dito po sa Juan 1:1 ang salitang verbo. Siya po anya ang pasimula at ang lahat ay nagmula sa kanya. At siya'y suma sa Diyos at sangayon din po sa ating binasa, siya ay Diyos. Malinaw po sa ating binasa sa mga oras pong ito. Kaya po mga minamahal namin taga-subaybay, ang ating pong katanungan ay nasagot na. Kapatid na Jerome, ano po yung ginagampanan sangayon po sa inyong binasa na sinasabi ni Propeta Juan, ano po yung ginagampanan ng verbo? Marahil po ay patuloy po nating basahin dito pa rin po sa aklat ng Juan 1:3. Ganito po ang pahayag. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinmang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakalinaw po ang ating pong binasa. Ang Biblia din po mismo ang siyang pong nagpaliwanag sa atin kung ano po ang mahalagang ginampanan ng ang verbong ito. Siya po ay tagapaglikha o manlalalang. Sangayon nga po sa ating binasa, kapatid na Elmer, at gayon din po sa ating pong mga minamahal na taga-subaybay at kaibigan, ang verbo po ay siyang manlalalang at lahat ng mga bagay anya ay hindi magagawa kung wala siya. Kaya ang sagot sa iyong katanungan, kapatid na Elmer, ay siya ay manlalalang. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, kasama siya sa paglikha at hindi magagawa ang lahat ng mga bagay kung wala siya, sangayon po sa banal na kasulatan. Salamat kapatid na Jerome sa napakalinaw na sagot na ang verbo ay manlalalang. Ngunit kapatid na Jerome, bukod po doon sa ang verbo ay manlalalang, ano pa po yung katangian niya na nabanggit patungkol dito sa ang verbo? Mabuti pa po ay muli po nating sangguniin ang banal na aklat kung ano po ang talagang likas niya, sangayon po dito sa Juan 1:1, ating pong muling balikan. Ganito po ang pahayag, atin pong unawaing mabuti. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay
Diyos. Sangayon po sa ating pong nabasa, kapatid na Elmer, at sa ating pong mga ginigiliw pong kaibigan, ang verbo pong tinutukoy, liban po sa siya ay manlalalang, pinatotohanan po ni Juan na siya po ay isang Diyos, na siya po ay naglalang ng lahat ng mga bagay kasama sa paglalang, at tuwirang sinabi niya yung salitang at ang verbo ay Diyos. Malinaw po na siya po ay Diyos, ang verbong ating pong tinatalakay sa mga oras pong ito. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, malinaw na ang verbo na tinutukoy na ating pong sinasampalatayanan, ito po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kapatid na Jerome, meron pong nagsasabi na ating mga kaibigan na ang wika nila, ang verbo, anya, ito ay salita lamang at hindi ito maaaring maging Diyos. Ano po ang masasabi natin dito? Napakinggan ko na rin po, kapatid na Elmer, ang ganyang kasaguta, ang ganyang katanungan. Sangayon sa kanila, ang verbo anya ay hindi maaaring isang Diyos o maaaring isang persona sapagkat anya ito ay panukala o ito ay salita lamang. Subalit kung ating pong sasangguniin ang banal na aklat, may kaiba pong pakahulugan ang banal na aklat. Hindi po natin kayang o maaaring ilapat ang pagkaunawa po nating tao sapagkat ang banal na kasulatan ang siya din pong mismong nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Mabuti pa po ay hayaan natin ang sarili o ang Biblia ang siyang magpaliwanag sa kanyang sarili tungkol po sa salitang ang verbo. Ganito po ang pahayag sa aklat ng Apokalipsis. Sa aklat po ng Apokalipsis 19:12-13. Ganito po ang pahayag 15-16. Dito po sa 12 ay ganito po ang pahayag. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kaniyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y may roong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang verbong tinutukoy dito, kapatid na Elmer, ay mayroong mata, anya. Kaya makasisiguro tayo at makatitiyak tayo sangayon po sa banal na aklat, mga minamahal po naming mga kaibigan at taga-subaybay sa mga oras pong ito. Ang verbo pong tinutukoy ay hindi po sangayon sa pakahulugan ng iba na verbo na kaisipan lamang anya, panukala o isang salita lamang. Sapagkat sangayon po sa aklat ng Apokalipsis, ang salitang verbo o yung salitang verbo ay mayroong mata at nakapagsasalita. Kung mayroon po bang mata at nakapagsasalita, kapatid na Elmer, ito po ba ay isa lamang salita o isang persona? Isa po itong persona. Tama po, kapatid na Elmer, isa po itong persona sapagkat nasa kanya ang katangian ng isang persona. Kung ganun po, kapatid na Jerome, sangayon po sa ating binasa na ang salitang berbo ay ito ay Diyos at ito yung Diyos na ating sinasampalatayanan, na ito ay Diyos na tunay. Kung gayon po, sino po yung sinasabi ni Propeta Juan? Sino po yung berbo sinasabi sa aklat ng Juan at sa aklat ng Apokalipsis? Ating pong muling sangguniin po ang banal aklat dito pa rin po sa aklat ng Juan 1:14. Ganito po ang pagpapahiwatig sa atin. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Napakalinaw ito, kapatid na Elmer, gayon din po sa aming pong taga-subaybay sa mga oras pong ito, na sangayon po sa aklat ni Juan,
ang verbo anya ay nagkatawang tao. At higit po sa lahat, siya ay tumahan sa atin. Naging gaya nating parang isang alipin. Walang iba pong naging gaya natin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tinawag siya na bugtong ng Ama. Wala pong ibang bugtong na Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya po ang kasagutan po sa tanong ninyo, kapatid na Elmer, na kung sino ang verbong ito na tinutukoy sa aklat ni Juan, ganun din sa aklat ng Apokalipsis, ay walang iba po kundi ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po ang bugtong ng Ama. Kaya makatitiyak po tayo nang ating pong ipinapakilala sa mga kaibigan natin sa mga oras pong ito, ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang verbong tinutukoy. Kapatid na Jerome, bakit po verbo o ang salita ang ginamit ni Propeta Juan na itawag sa kanya? Kapatid na Elmer, kung bakit, ano po ang dahilan o bakit po ang salitang verbo o salita ang ginamit ni Juan? Patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat po si Juan ay sasaksihan niya ang salita ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ibabalita niya. Ang kanyang salita ang siyang kanyang sasaksihan, ang kanyang buhay, ang kanyang mga gawa, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay ay siyang maging patotoo doon po sa mensahe po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na nais pong tignan ng ating propeta na walang iba kundi si Juan, sapagkat yun po ang kanyang nais makita at mapakinggan rin. Kapatid na Jerome, meron po ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang berbong ito ay siya mismong nabuhay at nagbigay ng patotoo? Meron po ba tayong mababasa sa banal na kasulatan? Meron po, kapatid na Elmer, marahil po o siguro po ay ating pong basahin. Dito po sa aklat pa rin ng Juan, tuwirang sinabi ni Juan dito po sa 14, ang ganito pong pahayag, 6. Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal po naming taga-subaybay, sa mga oras pong ito, ang pahayag po ni Juan sa kanya pong salita, pinatotohanan niya mismo na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na siya niya ang daan ng buhay at katotohanan. At mayroon pong diniin pa ron ng ating Panginoong Hesukristo na ibinalita po ni Juan. Walang sino mang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po amin pong ipinaglilingkod sa inyo ang ating pong Panginoong Hesukristo, sapagkat wala pong makaparoroon sa ating Panginoon, sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong, kapatid na Elmer, tama ba nating sabihin na kapag anya tayo ay di pumasok sa ganitong relihiyon ay di tayo maliligtas, sapagkat yun po ang sinasabi ng karamihan? Mali po yung, kapatid na Jerome, dahil sangayon po sa ating binasa, mga minamahal naming taga-subaybay, ang ating Panginoon lamang po, doon tayo makakasumpong ng kaligtasan. Tama po yan, kapatid na Elmer, at gayon din po sa amin pong mga taga-subaybay. Kaya siya po ang aming pinaglilingkod sa inyo, ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pong makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At wala pong relihiyong makapagliligtas sa atin, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nagbuwis po ng buhay para po sa inyo sa ikatatamasa po ng kaligtasan nating lahat. Kaya siya po ang aming pong ipinaglilingkod sa inyo at higit sa lahat ang kanya pong mga katuruan. Kung patuloy po kayong magsusuri at magsisiyasat sa ating pong mga pag-aaralan. Maraming salamat, kapatid na Jerome. Kung siya po ang katotohanan, nangangahulugan po ba na ang kanyang pinamuhay o ang kanyang mga ginawa ay isang magpapahalimbawa sa atin ng katotohanan? Opo, mayroon po, kapatid na Elmer, sapagkat ang sabi din ng banal na aklat, kung ikaw anya ay nagsasalita ng mga bagay subalit hindi nakikita sa iyo, ay walang katuturan ang gayong mga bagay. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay po sa daigdig na ito. Nataglay po ang isang perpektong buhay na ang kanyang mga ipinagtuturo ay makikita po sa kanyang mga gawa, pananalita,
Ganito po ang pahayag dito po sa aklat ng Juan 18:37. Atin pong basahin sa aklat po ng Juan 18:37. Ganito po ang pahayag. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga bagay hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag batay po sa aklat ni Juan na ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang layunin po ng kanyang pagpunta o pagdating po dito sa daigdig ay upang patotohanan niya ang kanyang salita. Kapatid na Elmer, kapag sinabi bang patotohanan, ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, dapat ba itong makita sa iyong mga gawa? Dapat lamang, kapatid na Jerome. Ang sunod na tanong, kapatid na Elmer, bakit kinakailangan po itong makita sa iyong gawa? Para yung mga taong nakakakita sa iyo, sangayon sa iyong mga sinasabi, ay maniwala sa iyo. Tama po yan, kapatid na Elmer, at gayon din po sa ating pong mga kaibigan na sumusubaybay. Ang ating Panginoong Hesukristo, pinatotohanan niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang layunin na tayo iligtas, na siya'y maghari sa ating mga puso, sa inyong mga puso, kung inyo lamang pong pahihintulutan na siya ay papasukin at higit po sa lahat, kilalanin siyang mabuti at maging Panginoon ng ating mga buhay. Tunay nga ang ating Panginoon ay siyang nagpatotoo sa ating buhay na ito. Siya ang tunay na daan at nasa kanya ang kaligtasan. Ganito pa po ang pahayag niya. Siguro po kapatid na Elmer ay basahin po sa aklat ni Juan. Aklat ni Juan 14:6. May pahayag pa po ang ating Panginoon dyan. Ito po ang wika ng ating Panginoon sa aklat ng Juan 14:6. Sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Malinaw, mga minamahal namin taga-subaybay, kapatid na Jerome, na sa ating Panginoon lamang tayo makakakita ng kaligtasan at nasa Kanya ang daan kung paano tayo maliligtas. At higit po dyan sa lahat, kapatid na Elmer, ang wika niya, siya ang daan ng buhay at katotohanan. Makikita natin sa kanyang buhay, sa kanyang ipinamuhay, ang kanyang mga ipinagtuturo, ang kanyang layunin, ang dahilan kung bakit siya'y narito, sapagkat siya ang salita at ang salitang siya o yung siya na salitang tinutukoy dito ay pinatotohanan ng kanyang mga gawa sapagkat siya ang daan ng buhay at ng katotohanan. Maari ba tayong maniwala sa isang nagpapahayag sa atin na ganito ang daan sapagkat subalit hindi naman nakikita sa kanyang mga gawa? Marahil, hindi tayo maniniwala kapag may pumunta sa atin na nagtuturo na ganito dapat ang ating gawin, ito ang dapat, subalit hindi natin nakikita sa kanyang pamumuhay o kinabubuhay. Ito ba, kapatid na Elmer, ay magiging mabisa kapag ganun ang nangyari na ikaw ay nagturo, subalit hindi naman makita sa iyong mga gawa o sa iyong mga gawain ang mga bagay na ipinagtuturo? Hindi po, kapatid na Jerome. Dahil kung ako po mismo ang makakakita ng bagay na iyon, kung meron po magsasabi sa akin na kumain ka ng gulay dahil ito ay makakabuti sa iyo, ngunit kung siya mismo ay hindi kumakain ng gulay, ay hindi ako maniniwala sa kanya. Kailangan kung nagtuturo tayo na ang katuruan sa buhay po nating ito ay dapat do what you preach. Gawin mo yung tinuturo mo at dapat makita sa iyo. Ganyan nga, kapatid na Elmer, at sa ating pong mga taga-subaybay, ang ating Panginoong Hesukristo, ginawa niya ang lahat. Makikita sa kanyang buhay, sa kanyang isinabuhay, at higit po sa lahat, sa kanya ding mga salita, ang lahat ng kanyang mga ipinagtuturo ay siya mismo ang nagpatotoo sa kanyang sarili. Maraming salamat, kapatid na Jerome. Kung siya po talaga ang totoong daan, nasa kanyang kaligtasan, at siya ay totoo, mahalaga po ba, kapatid na Jerome, na sundin po ang kanyang katuruan at sa kanyang salita? Marahil o ating pong sangguniin siguro ang banal aklat kung ano pong pinapahayag
o tinuturo sa atin dito po sa aklat ng Juan 8:31 ay ganito po ang pahayag. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, "Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko." Kinakailangan po pala ito, sangayon po sa ating nabasa, kinakailangan po ito mga kaibigan, sapagkat kung tayo ay sumasampalataya gaya ng mga Hudyo ng unang panahon, nung nabubuhay o nung minsang nabuhay dito ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagsipanatili ang ilan sa kanila at yung kanilang pagsampalataya ay makikita mismo sa kanilang mga gawa. Kinakailangan po, hindi po dapat na sabihin natin na kilala natin ang ating Panginoon, alam natin ang kanyang mga ipinagtuturo, subalit hindi po nakikita sa atin, hindi po tayo nananatili ang tawag po sa atin ng banal na aklat. At kung hindi po tayo nananatili sa gayong mga bagay, ay wala tayong magagawa. Sapagkat kung tayo ay layo o hiwalay sa gawa ng ating Panginoon, hindi tayo makikilala ng sanlibutan na tayo ay kanyang mga anak, kanyang taga-sunod, sumasampalataya sa kanya. Kaya kinakailangan po na tayo'y manatili sa ating Panginoong Hesukristo kung tunay po tayong sumasampalataya sa ating Panginoon at makita sa atin ang mga gawa o pamumuhay na ipinamuhay sa naman ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagsilbing halimbawa para sa akin at para sa inyo sa ating pong mga taga-subaybay sa mga oras pong ito. Tama po yung kapatid na Jerome. Ang pagsunod po sa ating Panginoong Hesukristo, ito po yung nangangahulugan na isa sa buhay natin ang kanyang katuruan at lalong higit makikita sa atin ang kanyang tinuturo at ito ay ating ginagampanan. Kapatid na Jerome, ano po yung kahulugan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo? Sangayon po sa ating binasa, mahal po nating mga kaibigan, ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugang tayo ay kanyang alagad. Subalit, ano pa po ang sinasabi ng aklat ng Juan? Marahil po ay ating pong muling tunghayan ang pahayag po ng aklat ni Juan dito po sa Juan 15:7. Ganito po ang pahayag. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ang sabi po ng banal na aklat, mayroon pong pangako ang ating pong mahal na Panginoon. Kung tayo'y mananatili sa Kanya, mananatili sa Kanyang salita, at ang ibig pong sabihin ng mananatili po sa Kanyang salita, mananatiling isabuhay natin ang Kanyang mga katuruan. May pangako po ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, hingin ninyo anya ang lahat ng inyong ibigin at ipagkakaloob sa inyo. Subalit, ano po yung ibig sabihin ng lahat? Kapag po ba tayo ay humingi ng anumang bagay sa ating Panginoon ay ipagkakaloob, kapatid na Elmer? Depende po iyon kung ito po ay papayagan ng ating Panginoon at kung ito ay sangayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po yan, kapatid na Elmer, at gayon din po sa ating mga taga-subaybay. Ipagkakaloob po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bagay na nararapat sa inyo at makabubuti sa inyo, sapagkat ang ating pong Panginoong Hesukristo ay magkakaloob ng mga bagay na ikabubuti sa inyo. Subalit kung nakikita niya na hindi po ito ikabubuti ng kanyang mga anak, ay hindi niya po ito ipagkakaloob. Uminsan, kapatid na Elmer, sa ating kakulitan, sa ating Panginoon, ipinagkakaloob, ipinapahintulot. Kaya ang naging dulot sa atin ito ay kabiguan at mga bagay na kalungkutan para ipakita din ng ating Panginoong Hesukristo na kapag tayo nagpupumilit sa isang bagay na hindi niya kalooban, ay tiyak na kabiguan ang siyang idulot nito. Subalit, yung pangako niya, kapatid na Elmer, na kapag tayo'y nanatili sa kanyang salita, at ano nga po itong salita na ito na tinutukoy, kapatid na Elmer? Ang salitang ito, ito yung pagsunod natin sa kanya. Ito yung salita na kanyang katuruan. Tama, kapatid na Elmer, at gayon din po sa ating mga kaibigan, wala pong iba kundi ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo na siya pong aming ipaglilingkod pa po sa inyo kung patuloy po kayo yung magsusubaybay
sa amin pong mga pag-aaral na isasagawa dito po sa Ang Verbo. Kaya mga minamahal naming mga taga-subaybay, kaibigan, tagapakinig, ang ating pong pagsunod sa ating Panginoon ay mayroong malaking pagsubok. Ngunit ang wika niya, kung tayo ay hihingi sa Kanya, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Marahil kung tayo man po ay madama sa ating pong paglilingkod sa Kanya, Siya ay naging nasa tabi natin. At kung hihingi tayo sa Kanya ng saklolo, tayo ay Kanyang sasaklolohan. May tuwiran po ba, kapatid na Jerome, meron po bang tuwirang binabanggit ang ating Panginoong Hesukristo na ang Kanyang mga gawa ay Siyang patotoo mismo sa Kanyang sarili? Mayroon po, kapatid na Elmer, ang Panginoon mismo ang Siyang nagsabi. Ganito po ang pahayag sa aklat pa rin po ng Juan 5:36. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoon. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayunding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Mga minamahal po naming mga kaibigan, sangayon po mismo sa salita ng ating Panginoon, ang kanya-anyang pagpapatotoo ay higit pong mas dakila kaysa sa pagpapatotoo ni Juan, sapagkat ang mga bagay na kanyang ginawa ay ito ay sugo o mula sa Ama na siyang nagsugo sa kanya. Kaya't ang lahat ng mga katuruan na kanyang ipinaga o ipinapangaral nung siya ay nasa lupa pa ay makikita mismo sa kanyang mga gawa. Kaya mahalaga na kapag ang isang bagay ay itinuturo natin, mahalaga po mga minamahal po naming kaibigan na makikita po ito sa ating pong mga gawa. Sapagkat ang ating mga gawa po ang magpapatotoo ng ating pong mga salita. Sapagkat ito po ay mahalaga, uminsang kapatid na Elmer, kahit nga hindi na tayo magsalita, basta makita na lamang sa ating gawa ang mga bagay na ating sinasampalatayanan, lalo tigit ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong mga nahihikayat. Kaya ang tanong po, kapatid na Elmer, mahalaga po ba na makita ang mga gawa o yung pagsunod din sa pamamagitan ng gawa doon po sa ating mga sinasampalatayanan? Napakahalaga po noong, kapatid na Jerome. Dahil hindi pa po tayo nagsasalita, kung makikita po sa atin yung mga tinuturo natin, ay magkakaroon po sila ng kaisipan na narito yung kaligtasan sa taong ito. Tama po yun, kapatid na Elmer, at sa amin din pong mga taga-subaybay. Kung makikita ang mga mabubuting gawa at ang mga bagay na sinasampalatayanan natin, ang mga katuruan, magtataka ang mga tao at sila mismo ay mahihikayat at magtatanong sa atin kung ano ba ang ating sinasampalatayanan. Tama yung kapatid na Jerome. Meron pa pong sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo dito po sa aklat ng Juan 10:25. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisisampalataya ang mga gawaing ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Malinaw, kapatid na Jerome, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagpapatotoo sa gawain ng ating Panginoon o yung Ama. Totoo yan, kapatid na Elmer, sapagkat yung kanyang mga ipinagtuturo ay makikita mismo sa kanya. At yung kanyang mga aral na dala ay buhat pa ng pasimula ay makikita mismo sa kanya. Siya ang naging halimbawa para sa atin kung paano maging tayo ay matalimahin o kung paanong tayo dapat ay sumunod sa ating Panginoon o sa mga aral o turo na ating sinasampalatayanan. Kaya yung salita po na tinutukoy sa banal na aklat ay walang iba po kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo na tinatawag ding Verbo, na siya po'y naparito upang magbigay po sa atin ng isang halimbawa. At ang halimbawa pong ito ay magpapakita po sa atin ng isang tuwirang pagsunod at kung paano dapat tayo sumunod sa mga aral, turo ng ating Panginoon. At
ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang siyang nagpatotoo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya, ang tanong kapatid na Elmer, marapat ba sa isang Kristiyano na tayo bilang mga mangangaral ay makita rin ang lahat ng ating mga ipinagtuturo sa ating mga gawa, sa ating salita, hindi lang sa salita, kundi sa gawa hanggang sa ating mga kilos? Dapat lamang kapatid na Jerome, dahil kung tayong mga Kristiyano ay mangangaral at hindi natin ito magagawa, ay ito ay malaking katanungan sa atin. Ngunit kung sa panahong tayo ay madapa, kailangan nating bumangon kaagad at humingi ng saklolo sa ating Panginoon at tayo ay hihingi ng tulong sa Kanya. Tama po yun, kapatid na Elmer. Hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na magkakasala kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Subalit nandyan ang Kanyang biyaya. At hindi rin tinotolerate ng ating Panginoon na kapag tayo ay nasa Kanya ay patuloy tayong magkasala at madapa. Sapagkat ang Kanyang pahayag doon sa babaeng luminsan ay lumapit sa Kanya na babatuhin ng taong bayan. Pinatawad siya ng ating Panginoon. Subalit ang sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ano po ang ibig sabihin ng humayo ka at huwag nang magkasala? Kapatid na Elmer, ang pahayag ng ating Panginoon na humayo ka at huwag ka nang magkasala, huwag mo nang ulitin ang gayunding mga pagkakasala. Halimbawa po, sa mga oras pong ito, nalaman natin ang isang bagay na ating nagawa, isang kasalanan, ay dapat hindi na natin ito ulitin kung talagang tayo ay humihingi ng tawad at nais natin talagang magbago at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Tama po yung kapatid na Jerome. Kaya po mga minamahal namin taga-subaybay, naparito po ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, alang-alang po sa ating lahat. Alang-alang sa ating lahat na makasalanan upang kayo at ako, tayong lahat ay magtamo ng kaligtasan. Kaya minsan pa po ay sa amin pong pagtatapos, nais po naming ipaalam sa inyo na ang aming pong programa ay maghahatid po sa inyo ng mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipapakilala po namin sa inyo ang mga bagay na itinuro niya na ating pong ganapin upang tayo po ay magtamasa po ng kaligtasan. At higit po sa lahat ay maiugnay po namin kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kanyang pangako, ang lahat ng kanyang mga nais sa atin ay para sa ating mga ikabubuti. Kaya kung nais po natin ang kasiguraduhan sa buhay na ito, walang iba po ang ating dapat lapitan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam ng Diyos, alam niya ang mga nangyayari sa iyo at ang iyong mga karanasan at ang higit sa lahat ang iyong buhay. Subalit may pangako siya, tatanggapin ka niya at ang kanyang biyaya ay sapat para patawarin ka sa iyong mga nagawang mga kasalanan at palakasin at mamuhay ng may kapayapaan kung iyo lamang tatalimahin ang kanyang mga ipinag-uutos. Hangad po namin mga minamahal naming mga taga-subaybay kaibigan na maihatid po namin sa inyo ang katuruan na maiakay po namin sa inyo ang ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay po nating ito, ang mga tao ay titignan tayo sa ating kasuotan, titignan tayo sa ating pisikal na mukha, titignan tayo sa ating mga ginagawa. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, tinitignan ang ating mga puso. Kung minsan tayo ay nagkagawa ng mga pagkakamali, tayo ay nagkasala sa Kanya. Ngunit ang ating Panginoon, tinitignan kung paano tayo lalapit sa Kanya at lalong higit kung paano natin tatalikuran ang ating mga kasalanan at magsisisi at ang paglapit sa Kanya. Tama po kapatid na Elmer, kaya sa amin pong pagtatapos ng programang ito, layunin po namin na nawa po ay ito po ay maging isang malaking pakinabang ang mga oras na ito at higit sa lahat ang inyo pong natutunan upang lumapit po sa ating Panginoong Hesukristo. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nawa mahal na Panginoon, san man pong panig, ng daigdig naroroon ang aming mga minamahal na taga-subaybay, kaibigan, kung sila man po mahal na Panginoon, minsan pa'y nagkasala sa iyo, nakaisip ng hindi maganda, at lalong higit kung mayroon silang mabigat na dinadala, sila po ay inyong patawarin. At kung mayroon po silang mga mabibigat na dinadala, mahal na Panginoon, ito po ay inyong paganin sa ngalan po ng inyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, nawa po, sila po ay aming patuloy na makasama sa pag-aaral ng inyong banal na salita at lalong higit
mata mo nila ang kaligtasan sa ikalalago ng pananampalataya at lalo pang lumapit sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming hiling, panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.